Philippines and championing agriculture in the ASEAN, because I know months ago that Philippine agriculture was one of the highlighted sectors. Masaya naman kami. Nahirap, pero masaya kami. Sapat na sa amin ang isang lata ng sardinas. Napapangiti na kami nito na mistula kaming nakakain ng mga pagkain mula sa ibang bansa. Pero hindi pala ganun. Hindi pala parating masaya. Isang araw, dinapuan ng sakit si Gino. At wala akong ibang magawa kundi umiyak. Sepsis daw, sakit mula sa ibang bansa. Ayokong makitang nahihirapan si Gino. Sabi ng kaibigan ko, wala akong mapapala kung mananatili ako dito sa Pilipinas, kaya nakipagsapalaran ako sa ibang bansa. Nagkatulong, dahil ang isang nanay, kayang gawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. After many years, I've already saved enough para mabigyan ng good life si Gino. I sent some sapatos for him kasi di ko nagawa yun sa kanya dati. Until nakauwi na ako ng Pilipinas and we're not squatters anymore. Meron na kaming house where it seems like di happy si Gino. Maybe I changed. Siguro, nagbago ko sa pakikitungo ko sa mga ibang tao. Because I got influenced and you can't blame me. At isang araw, Gino yelled at me and he got mad. At kahit gaano kalaking impluensya ang ibigay ng ibang bansa, hindi kailanman dapat kalimutan kung sino ako. Kung sino tayo. Na tayo ay mga Pilipino na dapat ay para sa Pilipinas.